Hi guys, welcome to my channel. So, una sa lahat, thank you sa mga nag-subscribe at nanood ng mga videos ko. So, today, anyway, may mga nag-comment pala sa previous video ko. So, eto, sabi nila, gumawa daw ako ng video tutorial sa pag-sell ng NFT. So, yung mga item na pulot, isa-sell natin sa market para mabenta na sa ibang player. Tapos meron din dito nag-comment na kung paano daw ipalit yung COD na nakuha sa game. So check natin kung paano 'yan. So tara guys. So una punta muna tayo dito sa game. Palakihin ko muna 'to. So punta muna ako sa item NFT. So, unahin muna natin kung paano mag-sell ng NFT item. So, meron ako ditong NFT item. So, level 90 to. Since na level 150 na ako, hindi ko na siya magagamit. Masyadong siyang mababa sa akin. Kaya, linagay ko na dito siya. So, bago mo siya malagay dito siya sa NFT Treasure House, andito muna yan sa inventory mo. Dito sa kanan. So, ito. Tulad dito. So, may nakalagay dito, convert item. So, item can convert to NFT item. Tapos, dito may button na convert item. So, kung gusto mo siyang ibenta sa marketplace ng 90 NFT, i-click mo lang yan, tapos pag-click mo lang yan, i-redirect ka nyan sa 90 NFT website. Tapos, kailangan mo siyang, ano, tawag nito, kailangan mo siyang i-agree. So, try natin to, ah. Kahit hindi ko siya ilalagay, pero try natin kung ano mangyari. Ayun, redirect siya sa website. Tapos sign in. Ayun. Andito na siya. So, andito yung mga convert ko. Pero, para tuluyan na siyang ma-convert, kailangan mo pa siya i-click dito convert to NFT. Or, click tong convert. Pero, kailangan yan kasi ng meron yan na gas fee. So, pag i-convert mo siya, kailangan ng gas fee. Tapos, pag isi-sell mo na, kailangan ulit ng gas fee. So, handaan nyo lang yung gas fee nyo. Eh, wala pa akong gas fee kaya nakalagay pa dun yung ano ko, yung dalawa kong item. So, tingnan natin yung inventory ko. So, meron ako isang nabenta. Wala kasi dito silang ano eh. History. Hindi nakikita. So, yung isa na benta ko na. For COD lang. Mababa lang. So, yan. Ano ba? I-cancel ko muna tong isa. So, yun. Pwede mo naman siya makulit ulit. Kung hindi mo pa siya ibebenta. Pero, yun lang yung process, no? Pag-click mo siya, convert item, lilipat siya dito sa NFT Treasure House. Tapos, magpa-pop up din yung website ng 90 NFT. Tapos, kailangan mo lang siyang i-convert to NFT. Pero, may gas fee yun. So, andahan nyo lang gas fee. Mga siguro mga 30 pesos yata yan. 30 to 40 pesos yung gas fee. So, 40 pesos pag-convert sa NFT item. Tapos, another 40 pesos kung isi-sell mo na siya. So, total of 80 pesos. So, yan. Tapos na tayo sa kung paano pag-sell ng NFT item sa marketplace. So, ngayon naman, tingnan natin kung paano yung pag-swap ng COD token. So, ngayon meron na akong 3,600.
Wait. Meron pa yata ako dito. Ubusin ko na ito lahat. Ayun, so 3,764 yung COD ko dito. So, kung gusto mo siyang i-swap, so kailangan mo muna siya i-withdraw, no? Makikita mo dito sa account mo sa 90NFT. So, my wallet. Dapat nandito ka sa website ng 90NFT. Tapos, under 90 wallet, makikita mo yung COD. Ayun. 3,764. Nag-update siya, no? After ko mag-collect. So, makikita mo dito sa gilid, sa right side, yung withdraw. So, kailangan mo lang siya i-withdraw. Tapos, yan. 3,764. So, tapos, i-confirm mo lang siya. Yeah, try natin kung may gas fee na kailangan. Yun. May gas fee nga. Medyo mura naman yung gas fee niya. So, yan. 16 pesos and 28 cents. So, pag ginano mo na to, winodraw mo na to, automatic, pupunta na to sa MetaMask mo. So, hindi ko muna siya i-withdraw. Inipong ko muna siya. Pag marami na. So, tsaka ko na siya i-withdraw. Reject ko muna to. So, yun. Basta yun yung process niya pag i-withdraw nyo yung COD. Tapos, pag na-withdraw nyo na yung COD, tapos nasa MetaMask nyo na, dun, sa MetaMask nyo na, makikita yung COD nyo after nun. Tapos, pag nasa MetaMask nyo na, punta naman kayo sa Pancake Swap or pwede din dito sa Coin Market Cap. So, kunyari ngayon, yung COD is 27. Yan, 27 cents. So, kung i-convert natin yung COD ko ngayon is 3,764. So, meron ako 1,021 pesos. So, yan yung conversion rate ngayon ng COD token. Tapos, kung ayaw nyo pumunta sa Pancake Swap, dito sa gilid, meron rin swap button. Connected na siya sa Pancake Swap. So, pwede nyo rin gawin yan. So, ilagay nyo lang dito yung kung ilang COD token. So, ito. 3,764. Tapos, yan. So, click nyo lang yung ano. So, nakalagay dito insufficient COD balance. So, kasi walang COD laman yung ano ko, yung MetaMask ko. So, pag may COD laman na yon, mana na yon. Pwede nyo rin naman palitan yata itong BNB. Pero alam ko ang pair ngayon ng swap ng COD is from COD to BUSD. Alam ko yun yung ano nila eh. Nakita ko yun dito. Wait. Sa trading B. Ayun. Hindi dito. Sa alam ko BUSD yun eh. Pero baka pwede rin siya sa gawin na BNB. So, try nyo na lang. So, kung swap nyo, lalabas naman yan eh. Pag clinic nyo dito, i-allow yan or hindi. So, pag clinic nyo yung swap, pag nag-push through, then ibig sabihin, in-allow ng system. So, either BNB or BUSD yun ah. So, kayo na lang bahala kung gusto nyo na i-swap. So far ngayon, hindi ko muna siya isa-swap. Iniipon ko pa siya hanggang dumami. So, anyway, yun lang guys. So, anyway, always do your research, okay? So, bye-bye. NFT.